Nakatakdang ipagpatuloy ni Kai Soto ang kanyang bid na maging unang homegrown Filipino player sa NBA matapos madiskarail ng acute injury ang kanyang scheduled workouts nitong nakaraang linggo. Malaki pa rin ang posibilidad na ituloy nito ang kanyang plano na isama ang kanyang pangalan sa darating na NBA draft. Ito ay ayon mismo sa reliable source sa NBA. Nagpahayag na nga ang kampo ni Soto ng interes upang ipagpatuloy ang kanyang workout this week, no? Kahit pa hindi ito 100% healthy matapos magtamo ng injury sa huling workout schedule na hinose ng Atlanta Hawks. Tikom pa rin ang bibig ng ilang NBA source kung anong team pa ang pwedeng mag-imbita sa 7'3 center. Sa ngayon, meron pa lamang 5 teams ang kanyang sinalihan para sa team workout. Kabilang na nga dito ang New York Knicks, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls at ang Hawks. Kinakailangan ni Soto na maging 100% healthy at magpakitang gilas upang lumaki ang tsansa ng mga teams na kunin siya sa darating na NBA draft. Kung ang kanyang agent naman na si Joel Bell ang paniniwalaan, sinabi nito na may isang NBA team na ang nagpahayag ng interes upang kunin si Kai Soto. Hindi naman malinaw kung ang NBA team na ito ay kukunin si Soto sa mismong draft o papipirmahin bilang unrestricted free agent. Kung ang mga samut-saring NBA mock draft ang pagbabasihan, posibleng sa second round na makukuha si Kai Soto. Sabi nga sa isang column ni Fast Break Fan Nation na si Brett Siegel sa Sports Illustrated Magazine, sa unang edisyon ng kanyang NBA mock draft, nasa 49th pick ranking ang Batang Soto kung saan ang Sacramento Kings ang may hawak ng pick na ito. Pero sa kanyang second edition, bumaba ang kanyang ranking na lumagpak sa pang-56 rank na hawak naman ng Cavaliers. Ngunit sa official na NBA mock draft ng Sports Illustrated, ang pangalan ni Soto ay wala kahit saan. Ayon naman sa isang NBA scout na humiling na huwag munang pangalanan, si Kai Soto ay tinuturing na long-term project para sa isang koponan. Bagamat marami ang nagkukumpara kay Soto sa potential top 3 pick na si Chet Holmgren dahil sa kanyang length at same build, hindi pa rin makikonsidera na matutulad si Soto sa magiging kapalaran ni Chet dahil para sa mga NBA teams, nakakulangan pa sila sa skill set ni Kai kung saan mas may malaking bentahe si Holmgren pagdating sa skills at mobility to play pagdating sa NBA. Kung magdedesisyon si Soto na manatili sa NBA draft at hindi mapili, siya ay magiging unrestricted free agent. Ano mang koponan ay maaring kunin siya at papirmahin, pero may posibilidad na ilalagay muna siya sa NBA G League affiliated team. Pwede ring pumirma si Soto ng Exhibit 10 contract o two-way contract. Ito yung mga players na regular na maglalaro sa NBA G League, pero pwedeng hugutin kung sakaling kinakailangan ng mother team sa kanilang roster dahil sa injuries habang nasa regular season. Payo nga niya kay Soto, mas mabuti na bumalik na lamang siya sa Australian League at maglaro ng kahit 2 taon saka na lamang bumalik sa NBA. Hindi naman natin gusto na maging komplikado ang posibleng kasadlakan ni Kai Soto sa kanyang pangarap na NBA. Pero mas mainam na handa siya sa anumang magiging resulta ng darating na NBA draft. Kung buwinasin si Kai Soto at makuha sa anumang round, salamat! Dahil ibig sabihin, siya na ang kauna-unahang pure-blooded Pinoy ballers na makakapaglaro sa NBA. Ganun pa man, hindi doon nagtatapos ang kanyang pangarap. Nagnanais din siya na makaplaro sa alinmang NBA team. Ngunit kung hindi naman pala rin, pwede niyang ipagpatuloy ang kanyang NBA dream sa pamamagitan ng paglalaro sa NBA G League o pwedeng bumalik sa Australia upang palakasin ang kanyang draft stock sa NBA. Kung kayo si Kai Soto mga kabola, sakaling hindi mapili sa draft, mananatili ba kayo sa NBA G League o babalik ka sa NBL? Tara!
mag-comment na sa ibaba at pag-usapan natin ito, no? Pakisubscribe na rin ang ating channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa anumang sports news. Maraming salamat sa panonood and peace, yo!